Kabanata 231. Inis na inis ang mukha ni Logan. Magiging problema ito kung hindi hahayaan ng T-Rex na magpahinga. Pero may paraan din si Logan para maiwasan ang paghihinala dahil si Sam lang ang nakipag-interact sa isang T-Rex. Are you accusing me, a soldier, of working with a scoundrel like you? Saway ni Logan. Are you trying to frame me? Frame my ass. I didn't see you calling me a bastard when I paid you that kind of money. You're disgusting. Sumirit ang T-Rex. Galit na galit sa mga salita ng T-Rex. Binunot ni Logan ang kanyang baril at itinutok sa ulo ng T-Rex. Tumahimik ka, o bubusan ko ng bala sa ulo mo. Mabilis na pinahinto ni Dexter ang T-Rex. Ngayong na-corner na si Logan. Baka hilahin niya talaga ang gatilyo. Kung walang karapatan ang T-Rex na patunayan na sinubukan siyang patayin ni Sam. At least kaya niya, diba? Sabi ni Dexter at tinuro yung guard na si Master Zeller. Parehong lumaktaw ang puso ni na Logan at Sam nang malaman nilang may mga bagay na malapit nang mapunta sa timog. I can attest that it was Mr. Clemens who visited the T-Rex yesterday. Sabi ni Zeller. Sabay turo kay Sam. Siya pa nga ang nagbayad sa akin para ma-falsify ang ebidensya at i-frame si Mr. Cruz. Nandito pa rin ang pera sa akin. Naglabas si Zeller ng isang bundle ng cash mula sa kanyang bulsa pagkatapos niyang magsalita. Namatay si na Logan at Sam nang mapagtanto nila ang nangyayari. Ang saksi na dapat umasa sa kanila ay nagtaksil lang sa kanila. To be more precise, inalis na lang ni Dexter sa kanila ang kooperasyon ni Zeller. Ang tanong lang, kailan? Hindi pa sumusuko si Sam. Bullshit. Katrabaho mo si Dexter. May video ako sa pagbisita mo sa T-Rex kahapon. Paniniguro ng gwardya. No way. I saw you wipe it. Saway ni Sam nang hindi nag-iisip bago mabilis na tinakpan ang bibig ng ma-realize niyang hindi niya dapat sinabi iyon. Gayunpaman. Kuli na nang ang mga tao ay nagsimulang ibaling ang kanilang atensyon kay Clemens. Nakakadiri. Paano nagagawa ng second lieutenant ang ganito? He's not only trying to kill someone. He's even trying to frame him on someone else. Nakakahiya siya sa militar. Dapat mamatay na lang ang mga ganito. Ito ba ang binibili ng buwis sa akin? Maging si Lily at ang kanyang pamilya ay hindi nakaligtas sa panunumbat. Napagtanto agad ni Logan na tuluyan na siyang natalo. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang sisihin si Sam. Walang pag-iisip. Itinaas ni Logan ang kanyang kamay at sinampal si Sam. Nakakahiya ka. How dare you do something like this behind my back? Is this your way of repaying my kindness and trust? Guys, are arrest him. Ibigay mo sa kanya ang hustisya. Mabilis na pinusasan ng mga tauhan ni Logan si Sam. Nanlaki ang mga mata ni Sam na hindi makapaniwala. Mr. Q. Tulungan mo ako. Ako. Mabilis na pinutol ni Logan si Sam dahil nag-aalala siyang ibenta siya ni Sam. Silence. You have the right to silence. Kahit anong sabihin mo pwede at gagamitin laban sa'yo sa korte. Sabay tingin ni Logan kay Sam. Sinenyasan si Sam na ililigtas siya nito kapag lumamig na ang mga bagay. Kabanata 232. Natahimik si Sam matapos maintindihan ang ginagawa ni Logan. Sa kabilang banda, si Madeline ay lubos na natakot. Please Mr. Q. Ang estudyante mo Sam. Dapat tulungan mo siya. Oh. Tumaas ang isang kilay ni Dexter. Estudyante mo ba si Mr. Clemens? Mr. Q. Kung gayon ayon sa batas wala kang karapatang isagawa ang imbestigasyon na ito. Tumalikod si Logan at sinipa si Madeline palayo sa kanya. Walang silbi. Orihinal na binalak ni Logan na sakupin ang investigasyon para mapatakbo niya ito. Ngayong nakuha na ni Dexter ang katotohanan na si Sam ay kanyang apprentice. Tuluyang napigilan ang plano. Kasabay nito, dumating ang isa pang grupo ng mga sundalo. Parehong ang laki at ang sasakyan ng tropa ay ilang bingga na mas mahusay kaysa kay Logan. Kuminto ang mga sasakyan sa labas ng kapitbahayan. At lumabas si Lone Wolf kasama ang kanyang mga tauhan.
Lahat ay nalilito. Agad namang nanigas si Logan. Masasabi niyang lalala ang mga bagay. Mabilis na tumakbo si Logan papunta sa Lone Wolf at sumaludo. Colonel, maligayang pagdating. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Nakatanggap ako ng mga ulat na si Sergeant Sam ay sangkot sa isang tangkang pagpatay. Nandito ako upang imbestigahan ang bagay na ito. Nabigla si Sam. Kung si Logan ang nagpatakbo ng investigasyon. Nailigtas sana siya. Pero kung si Lone Wolf ang kumuha sa kanya, masisira ang kanyang kinabukasan. Dahil mas mababa ang rango ni Logan kaysa Lone Wolf. Dapat sundin ng una ang utos ng huli. Sir, nandito din po ako para imbestigahan ang bagay na ito. Nahuli ko na po ang pangunahing salarin, mabilis na paliwanag ni Logan. Maaari mong iwan sa akin ang maliit na prito. Ganoon ba? Nag-alinlangan si Lone Wolf. Biglang pumasok si Dexter. Pero narinig lang ng lahat ng nandito na si Mr. Clemens dito ay estudyante ni Mr. Q. Kung tama ako, hindi pwedeng makialam si Mr. Q dito. Diba? Oh, nagsasabi ba siya ng totoo? Officer Hugh, umisi si Lone Wolf. Namutla ang mukha ni Logan. Panloob niyang sinisisi si Madeline dahil tumulong lang siya sa paghukay ng puntod ng kanyang anak. Kung ganoon, itinuturing kong iyon ang kaso. Sabi ni Lone Wolf. Officer Hugh, please return home. Bawal kang umalis hanggat hindi natatapos ang kaso. Malinaw ang kahulugan sa likod ng utos ni Lone Wolf. Inala ng koronel na may kinalaman si Logan sa kaso at isinailalim siya sa house arrest. Opo, Ginoo, bulong ni Logan. Sumenya si Lone Wolf sa kanyang mga tauhan at dali-dali nilang isinama si Sam. Tumalikod si Sam at sinigawan ang kanyang ina na parang nabaliw. Kay ikaw, pinapanta mo lang ang anak mo sa puntod niya. Parang tuluyang nawala ang lakas ni Madeline sa kanyang katawan nang bumagsak siya sa sahig. Ang lahat ay ganap na nawasak. Literal na pinatay niya ang sarili niyang anak. Lumapit si Lone Wolf kay Dexter at sumaludo. Mr. Cruz, salamat sa iyong kooperasyon kahit na nagretiro na sa militar. Ikaw ang uri ng veterano na ipinagmamalaki namin. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Saludo si Lone Wolf kay Dexter bilang veterano. Si Dexter ay hindi miyembro ng mafia kundi isang veterano. Isang taong patuloy na naglilingkod sa kanyang mga tao kahit nagretiro na. Kung ikukumpara kay Dexter, si Sam ay isang kumpletong pagkabigo na nagsisilbi lamang sa sarili nitong mga layunin. Napanganga si Lacey at ang kanyang pamilya kay Dexter. Dati kang sundalo. Kabanata 233, sumali ako sa hukbo pagkatapos kong palayain mula sa bilangguan 10 taon na ang nakalilipas, paliwanag ni Dexter. Ngunit nagretiro ako mga 5 taon na ang nakakaraan. Bakit hindi ko narinig na binanggit mo kanina? Bulalas niya, dahil hindi ka nagtanong. Tumahimik ka, nakangiting saway ni Lacey. Pagkatapos ay binigyan ng Lone Wolf si Dexter ng isang military pennant. Pakiusap tanggapin ang Reg Along ito mula sa amin. Country Pride ang nakasulat sa pennant. Hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga dahil ang regalo ay higit na mahalaga kaysa sa mga bituin at korona na ibinigay kay Sam hindi pa nagtagal. Ipinagmamalaki nilang lahat si Dexter sa patuloy na pagprotekta sa kapayapaan kahit na nagretiro na siya sa serbisyo. Lumingon si Lone Wolf kay Lily at nagtanong. Lily Hinton. Nagulat si Lily nang biglang tinawag siya ng koronel. Oo, nakakita kami ng ebidensya na nakatrabaho mo si Mr. Hugh sa insidente ng auction ng Hamilton Group at nagdulot ng matinding pagkalugi sa militar. Mangyaring sumama sa amin para sa karagdagang investigasyon. Ano? Agad namutla ang mukha ni Lily. Hindi niya inaasahan ang anumang bagay sa nakaraan na muling lilito. At hindi alam kung paano magre-react. I didn't, sinubukang tumutol ni Lily. May karapatan kang manahimik. Kahit anong sabihin mo ay maaari at gagamitin laban sa iyo sa korte. Angle si Lone Wolf. Mga lalaki, dalhin mo siya sa amin. Agad namang pinuntahan ng 2 lalaki si Lily at pinusasan. Pare, lolo, tulungan mo ako. Lumingon si Lily at humingi ng tulong. Nasa bingit ng pagbagsak si Jeremy. Mayroon lamang siyang isang anak na babae.
at pinalaki niya ito na parang isang prinsesa. Buong buhay niya si Lily. Kung mapaparusahan ang kanyang anak, hindi na alam ni Jeremy kung ano ang dapat niyang pakisamahan. Ang problema lang ay walang karapatan si Jeremy na kausapin si Colonel Lone Wolf. Sa isang sandali ng panganib, ang unang pumasok sa isip ng nag-aalalang ama ay si Dexter. Dahil veterano na si Dexter at nirerespeto siya ni Lone Wolf, naiisip ni Jeremy na mapipigilan ni Dexter si Lily na kunin. Mabilis na tumakbo si Jeremy para magmakaawa kay Lacey. "Lacey, please, iligtas mo si Lily. Pinsan mo siya. Tito Jeremy, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa akin ni Lily?" Tanong niya. Sabi niya magpapakasal daw siya sa isang militar habang ako naman ay nakaipit sa basurahan. Walang paraan na tutulungan ko siya. Bakit hindi mo tulungan ang iyong magiging manugang? Nahihiya talaga si Jeremy. Sa huli, si Adam ang nagdemand. "Daniel, kung anak ko pa rin ang tingin mo sa sarili mo, sabihin mo kay Dexter na tulungan mo si Lily." Inawakan ni Daniel ang kanyang pisngi. "Nakakatusok pa rin. Pare, hindi mo ba natatandaan ang sinabi mo? Either I kick Dexter out of our family, or I'm not your son anymore. Kung makiusap ako kay Dexter na tulungan si Lily ngayon, hindi ba ibig sabihin na hindi kita ama?" Agad na napatahimik sa sinabi ni Daniel ang matanda. Pero hindi pa sumusuko si Adam. "Sa tingin mo ba may libreng oras kami para maglaro sa mga laro ng salita mo? Huwag mong kalimutan na babalik tayo para parangalan ang mga patay sa loob ng 2 araw. Kung hindi mo tutulungan si Lily ngayon, wala kang karapatang bumalik. Ang iyong dapat ilipat ang libingan ni nanay." Nawala ng malay si Daniel sa huling pangungusap ni Adam. "I could have asked Dexter to save Lily," malamig na sabi ni Daniel. "Ngunit kung may darating pa sa inyo at buluhin kami sa hinaharap, ito na ang huling pagkakataong tumulong ako. Bill, please, tulungan mo ako." Pakiusap ni Lily. Kabanata 234 na lumingon si Daniel kay Dexter at nagtanong, "Dexter, pwede ba? I'll do whatever you want." Umiti si Dexter at bumaling kay Lone Wolf. "Colonel, mayroon ka bang direktang ebidensya na si Lily ay bahagi ng insidenteng iyon? Kung hindi, sa palagay ko ay dapat nating pag-isipang mabuti ang paghuli sa kanya. O maaaring magdulot ito ng mga problema sa militar sa hinaharap." Naisip ito ni Lone Wolf at tumango. "Tama ka, Lily Hinton. Papakawalan kita ng may babala. Pero kapag nahuli kita ulit sa ganito, wala na akong ibibigay na tulong." Matapos ibigay ang kanyang utos, tinipon ni Lone Wolf ang kanyang mga tao at umalis. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Adam kay Dexter bago tumalikod para umalis din. Naabutan ni na Jeremy at Lily si Adam at umalis nang hindi nag-abala pang magpasalamat. "Pare, tuparin mo ang pangako mo." Sumigaw siya. "I know," bulong ni Adam at sumakay sa kotse niya. Pagkaalis ni na Adam, Jeremy, at Lily, lumapit ang T-Rex kay Dexter na may hawak na kontrata. "Mr. Cruz, salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Ito ang kontrata para ilipat sa iyo ang dati kong gusali para ipakita ang aking pasasalamat. Tanggapin mo sana ito. Nako, kahit masunog ang gusali, gagawa kami ng kaunting pagkukumpuni. At ito magiging kasing ganda ng dati." Tinanggap ni Dexter ang kontrata at ngumiti. "Salamat. Alam mo na ang gagawin ngayon. Diba? Oo." Tumango ang T-Rex. "Then off you go." Malamig na sabi ni Dexter. "Huwag mong hayaang mahuli kitang gagawa muli ng masama sa hinaharap. Dahil may kakayahan akong iligtas ka. Ibig sabihin kaya kitang patayin kung kailan ko gusto." Mabilis na tumango ang T-Rex bago umalis. Pagkatapos ay ibinigay ni Dexter ang kontrata kay Lacey. "Lacey, kailangan pa natin yung building ng Linton Group, diba? Eto, binigay lang ng T-Rex yung kanya. Ano? Binigyan niya lang tayo ng isang gusali na nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Hindi natin matatanggap ang isang bagay na mahal. Don't forget I just saved his life. Do you think that's worth more than a building?" At saka, nagtatago ang T-Rex. "There's no way we'll be able to find him." "I see. You're right.
Tumanggo si Lacey habang nanginginig na tinatanggap ang kontrata. Dexter, do you know what the best choice I ever made? Hired you as my salesperson. Itataas ko ng 500 ang sweldo mo. Nagulat si Dexter. Alam mo naman maliban sa hilingin mong bakal. Itong tindera ang kumukolekta ng lahat para sa Linton Group. Diba? Ito ay halos 1 bilyon. Hindi napigilan ni Dexter na mapangiti ng pilit sa 500 raise pa lang. Namangha pa rin ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Wala ni isa sa kanila ang nakabawi sa gulat na nakuha ni Dexter ang 100 milyong halaga ng mga gusali ng Lacey. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magnanais na si Dexter ay nakikipag-date sa kanilang anak na babae. Si Madeline, na-shock pa rin, biglang bumangon at inatake si Dexter. Nagulat si Lacey at mabilis na hinayla si Dexter sa likod niya nang hindi nag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog si Madeline sa 4 na paa sa harap ni Dexter. Dexter, please, iligtas mo ang anak ko. Siya ang lahat sa akin. Alam kong mali ako noon pero please, iligtas mo ang anak ko. Tumingin si Dexter kay Madeline at tumawa ng pilit. Iniisip niya kung ano ang nagbigay ng ideya kay Madeline na tutulungan siya nito. Kabanata 235, bigyan mo ako ng dahilan para tulungan kapag pupumilit ni Dexter. 5 taon kayong nagde-date ni Emily. Dapat may nagtatagal na damdamin. Diba? Isipin mo yun bilang pagtulong sa isang kaibigan. Pagmamakaawa ni Madeline. Oo, pakasalan mo agad si Emily kung gusto mo. Sorry, wala akong 300,000. Ikinaway ni Dexter ang kanyang kamay. Nagdilim ang mukha ni Madeline nang malaman niyang may kausap si Dexter tungkol sa nakaraan. Wala kaming kailangan basta pumayag kang tulungan si Sam. Mabilis na kinumpirma ni Madeline. Kung ayaw mong iwan si Lacey, Then Emily can be your girlfriend. Sinampal agad ni Dexter si Madeline nang marinig niya ang sinabi ni Madeline. Get lost. Iniinsulto mo ako kanina lang. Nakakadiri. Dapat sumuko na lang. Do you really think I have the power to influence military decisions? Nipotikip lang ng mukha si Madeline at umiiyak. Sinampal lang siya ng lalaking minalas niya 1 taon na ang nakakaraan. Matindi ang galit na nararamdaman niya kaya gusto niyang kainin ang laman ni Dexter at inumin ang dugo nito. Nasaan si Madeline? Lumabas ka. May biglang umungol. Ito ay galing kay Mr. Zachary. Pinuno ng seguridad. Nag-react si Madeline sa mga hiyawan. Bakas sa mukha niya ang takot. Tumayo siya at tumalikod para tumakbo. Pero napansin ito ni Zachary at inatake siya ng flying kick. Damn bitch. How dare you accuse Mrs. Hinton of having an affair with me? I will punit you to pieces. Sa tingin mo ba ang isang surot na tulad mo ay makakainsulto sa sinumang nauugnay kay Mr. Cruz? Sinampal ni Zachary ang kaliwat kanang pisngi ni Madeline habang umiiyak sa sakit. Forget it, Mr. Zachary. Pigil ni Hannah sa pinuno ng security. Patawarin mo siya. Naunawaan ni Hannah ang pinagdadaanan ni Madeline dahil ina rin siya. Ang sakit ng mawala ng anak ay sapat na para sirain ang isang tao. Ang isa pang dahilan kung bakit nagpa siya si Hannah na patawarin si Madeline ay dahil naging close sila noon. Naiintindihan ko. Tumanggo si Zachary. Sige, hahayaan ko na lang this time. Hindi na napigilan ni Madeline ang kanyang mga luha at nagsimulang humagulgol. Hindi niya akalain na darating ang araw na tutulungan siya ni Hannah. Let's go. Sabi ni Hannah sabay yakap kay Sharon. Oras na para makipaglaro sa aking mahal na apo. Napatingin si Sharon kay Zachary na may takot sa mga mata. Lola, sabi ng tatay ko hindi daw magandang manakit ng tao. Oh, totoong tatay mo ba o ninong mo? Ang tunay kong ama. Napatingin tuloy si Hannah sa mga katabi niya na parang pinapagalitan. Narinig niyo ba yun? May ama siya. Ninong lang niya si Dexter. Napayuko ang lahat ng mga kapitbahay sa kahihiyan. Hindi sila nag-aaway. Sumasayaw sila. May tiigang paliwanag ni Hannah kay Sharon. Naiintindihan ko. Mas marunong akong sumayaw kaysa sa kanila. Bulalas ni Sharon. Kung ganun pwede mo bang isayaw si Lola sa amusement park mamaya? Siyempre. Tumanggo si Sharon.
Si Lacey at ang kanyang pamilya ay naglakad papunta sa kanilang sasakyan at naghanda na para umalis. Mabilis na nilisan ng mga kapitbahay ang daan para sa kanila. Kabanata 236 Hana. Pasensya ka na ha. Masyado kaming nahirapan sa'yo. No one here expected Sam to be such asshole. He's nothing compared to Dexter. Nakakahiya talagang tumira sa iisang lugar na may ganoong basura. Pinili ni Hana na huwag pansinin ang mga kapitbahay. Pinaalis na lang niya si Dexter. On their way to the amusement park, hindi napigilan ni Daniel na mapabuntong hininga, "Dexter, sa tingin mo mahina ako sa pagpapatawad sa tatay at kapatid ko pagkatapos ng ginawa nila sa atin?" "Of course not," umiling si Dexter kahit na iyon ang naisip niya. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Hindi na natin kailangan na pilitin pa sila. Salamat sa pag-unawa. I really have no choice but to forgive them. Single ni Daniel. Kung hindi ay inilipat na nila ang puntod ng nanay ko. Sapat na ang paghihirap niya noong nabubuhay pa siya. Hindi ako papayag na tretuhin nila siya ng ganoon habang nagpapahinga siya ngayon. Pero bakit ganun ang pakikitungo nila sa kanya? Asawa siya ni Adam, diba? To be honest, she was my father's second wife. Jeremy's mother was his biological wife. My mother was treated by my father and his wife. She suffered until she died. Nabuhay lang ako dahil ipinaglaban niya ang buhay ko. Second wife. Hindi ba ordinaryong mamamayan si Adam? Paano siya makakaligtas sa polygamous relationship? It's not that simple. Napabuntong hininga si Daniel. Kalimutan mo na. Past na ang lahat. Tumanggo lang si Dexter habang gumagawa ng mental note para imbestigahan ang mga hinten kapag may oras na siya. Hindi nagtagal ay dumating ang pamilya sa Disneyland. Excited na si Sharon dahil sa TV lang nakita ng batang babae ang amusement park. Para kay Sharon, ang Disneyland ay isang mas magandang lugar kaysa sa langit. Sinakyan niya ang halos lahat ng atraksyon na iniaalok ng parke. Matapos mapagod si Sharon sa paglalaro. Pumunta siya sa Mickey's Toontown para kumain. Walang tigil sa pagtawa ang batang babae. After a whole morning of fun, pagod talaga si Sharon. Napahinga siya sa mga bisig ni Hana. Ngunit hindi tumigil ang pagtawa ng batang babae kahit sa kanyang panaginip. Pagod na rin ang nakatatandang mag-asawa sa pagtakbo kasama ang batang babae ngunit sapat na ang ngiti nito para lumiwanag ang kanilang araw. I think it's time we went. Sa wakas ay mungkahi ni Lacey. Tumanggo naman sina Hana at Daniel bilang pagsang-ayon. Bakit hindi niyo muna ibalik si Sharon? May gagawin kami ni Lacey. Biglang sabi ni Dexter. Tumanggo si Hana na may matengkad ng ngiti. Oo naman. Magsaya kayong mga kabataan. Umalis si Daniel kasama sina Hana at Sharon. Bakit dito tayo nakatira? May itatayo pa akong kumpanya, you know. Tanong niya. Hindi mo naman nakalimutan ang pastahan natin, di ba? Huminga ng malalim si Dexter at nagtanong. Anong taya? Nangako ka na kapag ibinigay sa amin ng T-Rex ang gusali. Gagawin mo, pupunta ka sa hotel kasama ako. Kabanata 237. Ah, namula agad ang mukha ni Lacey habang kagatlabi at sinabing. See, can I cancel the bet? As a human being, let alone as a businessman. Trust is very important, argued Dexter worriedly. Paano ka magiging matagumpay kung hindi mo matutupad ang iyong salita? Napatingin si Lacey sa nag-aalalang ekspresyon ni Dexter at hindi napigil ang tumawa. Hindi niya maiwasang ma-realize kung gaano ka-cute si Dexter kapag naguguluhan siya. Relax. Inilabas ni Lacey ang kanyang dila at tumawa. I won't break my promise. Pero... masyado pang maaga para pumunta sa hotel. Diba? Tama ka. Umiti si Dexter. So, to gift you, I decided to buy you some jewelry. Hindi yun ginasto ni Lacey dahil nangangahulugan ito ng pagbubol ng oras sa mga bagay maliban sa kanyang trabaho dahil marami pa siyang dapat gawin. Kabilang ang pamamahala sa proyekto ng Love in a Fallen City at pagbuo ng Linton Group. Pero sa huli ay bumigay siya sa pangungumbinsi ni Dexter. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Royal Jewelry. Nang makita ang karatula, nag-aalalang nilaingga ni Lacey si Dexter. Dexter, punta tayo sa ibang shop.
Balita ko ang pinakamura dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon. Imbes na dito ang pera na iyon. Mas gugustuhin kong bumili ng bagong bahay. Hindi pwede. Umiti si Dexter at hinayla si Lacey papasok ng shop. Only the best for my girlfriend. Pero na. Interestingly, nasa Royal Jewelry din si Emily. Matapos makuha ang isa sa mga hiyas na binigay sa kanya ni Dexter ay lumabas siya ng shop na nakayuko. Ang pirasong tinataya niya ay 1 gintong kwintas. Na tila pinakamahal na piraso sa kanya. Ngunit nagulat siya nang ipaalam sa kanya ng appraiser na ang kwintas ay gawa sa kapalit na ginto. Ibig sabihin ay maraming dumi ang ginto. Naiisip ni Emily na kung ang kwintas ay isang bagay na kahit isang tindahan ay hindi mabibili. Kung gayon ang isa pang produkto ay magiging mas mahalaga. 2 sales representative ang bumulong sa gilid. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang katapangan para hilingin sa amin at asahin ang ilan sa mga kapalit na produktong ginto. Sa tingin ko sinusubukan niyang mang-scam ng pera mula sa amin. Ganun ba? Sa tingin ko napakatanga niya para sabihin ang pagkakaiba ng mabuti at masamang produkto. Lalong ibinaba ni Emily ang kanyang ulo habang pinapagalitan si Dexter sa kanyang mga murang dekalidad na alahas. Paglabas ni Emily ng pinto, may nabangga siyang iba at mabilis na humingi ng tawad. Patawarin mo ako. Dahil ang mga bisitang maaaring bumisita sa Jewel Kingdom ay mga taong may mataas na katayuan. Alam ni Emily na hindi niya kayang saktan ang mga ito. Emily, inangat ni Emily ang ulo niya para lang makita si Lacey at Dexter sa harapan niya. Dexter, kamusta ka pa? Akala ko kinuha ka na ni Mr. Q. Hindi pa rin alam ni Emily na naaresto na ang kanyang nakababatang kapatid. You should go back and see for yourself what happened now. Sagot ni Dexter. Ha, I'll tell you what happened now. Kaka-promote lang ng kapatid ko sa second lieutenant. Dexter, kalimutan mo na, pigil ni Lacey kay Dexter. Pero na, masunuri namang tumango si Dexter. Teka, may bibilhin ba kayo? Chapter 238 Wake Up, Lacey Hinton. Do you really wish na may ipapabili siya sa'yo dito? Humuso siya. At best, nandito siya para tingnan kung may gusto ka bang disenyo at bumili ng kung ano sa eBay. Tingnan mo ang mga bagay na nagbigay sa akin. Third rate na mga produkto silang lahat. Noon na pagtanto ni Dexter na naroon si Emily para ibenta ang mga alahas na binigay nito sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay ginawa para sa royalty. Na nangangahulugan na sila ay nagkakahalaga ng maraming pera. Hindi maiwasang magtaka ni Dexter kung bakit naisip niyang murang produkto iyon. Sigurado ka ba dyan? Do. I just appraised them. Mukhang basura lang sila na hindi karapat dapat itago. Itatapon ko. Huwag na. Ibalik mo sila sa akin. Pagpigil ni Dexter kay Emily. Kahit murang mga gamit, priceless pa rin sa akin dahil galing sa mga kaibigan ko. Ibalik mo sila sa iyo. Mangarap ka, mas gugustuhin kong sirain sila. Pero, kung talagang gusto mo silang balikan, bigyan mo ako ng 100,000. Naniniwala pa rin si Emily na ang mga piraso sa kanyang mga kamay ay hindi nagkakahalaga ng 50,000 kung pinagsama. Ang pagbebenta nito sa halagang 100,000 ay magdadala sa kanya ng malaking tubo. Umayag. Halos agad na sagot ni Dexter. Natigilan si Emily dahil hindi niya inaasahan ang sagot ni Dexter. Baka naman mas worth it sila sa kanya. Napaisip si Emily at mabilis na nagtaas ng presyo. Fine. 300,000 para sa lahat ng iyon. Akala ko ba 100,000 ang sinabi mo? Para sa 1 piraso. Ibibigay ko lahat sa halagang 300,000. Huminga ng malalim si Dexter para pigilan ang galit. Fine. Let me withdraw some cash. Kinuha ni Dexter ang card para mag-withdraw ng pera sa nag-iisang ATM sa tindahan. Kahit na naramdaman ni Lacey na sobra-sobra na ang 300,000 para sa mga scrap. Nagpasya siyang itikom ang kanyang bibig dahil ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ng mga kaibigan ni Dexter. Nag-withdraw si Dexter ng 300,000 at iniabot kay Emily ang pera. Binibilang ni Emily ang kanyang mga sentimos bago niya ihagis ang mga hiyas kay Dexter. Hindi nakalimutang tumawa ni Emily bago siya umalis. Lacey,
I suggest you leave that guy as soon as possible. He's just playing with your feelings. Sisipain ka niya pagtapos niya sa'yo. Look at me. 5 years with him. And all I've got are this. Mga piraso ng basura. Dexter, alam kong galit ka sa akin. Pero ikaw ang unang bumaygo sa akin. Bakit ko itali ang sarili ko sa'yo? Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Dexter. Ano ngayon? Iritadong tanong ni Emily. Sabi mo basura ang mga bagay na ito. Sige, ipapakita ko sa'yo ang tunay nilang halaga ngayon. Pumunta si Dexter sa appraisal counter. Maaari mo bang bigyan ito ng grado? 1/3. Tiningnan ng punong appraiser ang mga strap at pinagalitan. Dude, don't waste my time. Mura lang itong mga produkto. May malapit na workshop. Bakit hindi mo subukan doon? Dalawa pang sales representative ang nakiisa sa pag-uusap. Master, please leave. You are interfering with our business. This is not the place for you to sell some cheap products. Hindi napigilan ni Emily na matawa. Narinig mo ba yun? Kinumpirma lang ng chief appraiser na moderately cheap products sila. Kabanata 239 na medyo hinayla ni Lacey ang shirt ni Dexter. Dexter, hindi na kailangan pang tukuyin ang mga piraso ng alahas. Masaya ako basta't mga regalo mula sa iyo. Napangiti si Dexter at sinabing, Lacey, sabi ko naman sa'yo, totoo sila, hindi ako papayag kapag may napagkamalan na peking alahas ang authentic na alahas ko. Appraiser, sigurado ka bang hindi ka pupunta? Tasahin ang alahas. Nawala ng pasensya ang mga hiyas ng appraiser. Cleared ko lang yung necklace. It's made of placer gold. I'll call security if you refuse to go. Kumunot ang noo ni Dexter at kinuha ang kwintas. Ibig mo bang sabihin na ito? Tama, paumanhin. Ngunit hindi ito sa akin. Naaalala ko na ngayon. Bulalas niya, ako mismo ang bumili. Ito na yata ang pinakamahal doon. Yung iba fake no desire. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Dexter sa appraiser. Seryoso. Di bale. Saway ng appraiser. Fine. I'll judge them for you. Pagkatapos ay random na kinuha ng appraiser ang isang piraso at sinulyapan ito. Pagkatapos ay ibinalik niya iyon sa mesa. Ito ay isang peking produkto. Kumagalpak ng tawa si Emily. I really hope you can keep your job, ngumiti si Dexter at nilabas ang phone niya. Nang matapos ang tawag ay napag-alitan si Dexter. Tasha, sinabi lang sa akin ng appraiser mo na fake ang Emperor's Heart pendant na binigay mo. Oo, nasa O-Cart shop ako ngayon. Binaba ni Dexter ang tawag. Nagkatinginan ang appraiser at ang sales representative bago tumawa ng malakas. Teka, seryoso ka ba? Kakatawag mo lang sa amo namin. M.S. Hansen, ang isang pulubing katulad mo. Ito ay isang insulto sa kanya. Ang puso ni Emperor. 10 lang sila naruroon. At lahat sila ay mga royalty. Ang tanga lang ang maniniwala na nasa iyo ang totoong bagay. Maging si Emily ay sumama sa kanila. Ang isang desperado na tulad mo ay may Emperor's Heart. What a joke. Itong tao dito ay talagang tanga tayo. Kung ito ang tunay na puso ng emperador, lalamunin ko ito. Tingnan natin mamaya. Kumanti naman ang ngiti si Dexter. Ilang minuto ang lumipas matapos ang tawag sa telepono nang biglang tumakbo pababa ng hagdan ang mga yabag na maririnig ng lahat na may kasamang isang dalagang matikas ang suot. Ang babae ay ang manager ng tindahan. Si Veronica Bennett. M.S. Bennett. Sabi ng appraiser at sales representative. Agad namang lumapit si Veronica sa appraiser at sinampal siya ng walang babala. You useless thing. How dare you humiliate MS. Kensen's friend. Tumawag lang siya at pinagalitan ako. Nagulat ang lahat sa narinig. Sinabi ng manager na insulto lang ng appraiser ang isang kaibigan ng may-ari ng Royal Jewelry. Ang ninsulto lang ay ang normal na mukhang binata. Ibig sabihin, Tasha Hansen lang talaga ang tawag niya. Anong nangyayari dito? M.S. Bennett. Tanong ng appraiser sa mahinang boses. Alin ang kaibigan ni M.S. Hansen? Binigyan siya ni Veronica ng galit na tingin. Haharapin kita mamaya.
Lumingo naman ang manager at pinagmasdan si Dexter at ang kumpanya. Excuse me, pero sino sa inyo si Mr. Cruz? Ako yan. Nagtaas ng kamay si Dexter. Kabanata 240, mabilis na yumuko si Veronica kay Dexter para magpakita ng kababaang loob sa kanya. Kumihingi ako ng paumanhin para sa abala. Mr. Cruz, mangyaring ipaalam sa amin kung mayroon kaming magagawa upang makatulong. Cut the bullshit. Tell me, is this Emperor's heart real or a fake? Kung fake, I have to settle it with Tasha. Natigilan ang mga tao dahil nakilala na talaga ni Dexter ang may-ari ng Royal Jewelry. Judging from how the manager treats Dexter, parang close din sila. Kung gayon, makatuwiran para kay Dexter na magkaroon ng Emperor Heart. Hindi maalis ni Emily ang tingin sa locket. Bumaling si Veronica sa appraiser na nakatulala pa rin at sinimangutan. Ano ba yung pinapangarap mo? Gawin mo ang trabaho mo. Ano? Nako. Agad-agad. Mabilis na kinuha ng appraiser ang kanyang gamit at nagsimulang maggrado. Huminga ang lahat. Ayaw nilang maimpluwensyahan ang mga rater. Napakatahimik na kahit ang pagpatak ng tubig ay maririnig. Paminsan-minsan ay tumigas ang ekspresyon ng appraiser. Tumulo ang luha sa kanyang mukha sa wakas. Ito ang tunay na bagay. Ito ang Heart Emperor. Dahil silang lahat ay pinahahalagahan ng Maharlika. Walang sino man maliban sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong aktwal na makakita ng isa. Masayang appraiser. Never in my life did I thought I would have the honor to see and touch one. It is an honor. Ang sagot ay halata. Genuine ang pendant. Napapikit si Emily sa kawalan ng pag-asa dahil lahat ng alahas na binigay sa kanya ni Dexter ay authentic. Kung ang Heart Emperor lamang ay 50 milyong halaga, ang lahat ng mga piraso ay aabot sa ilang daang milyon. Ipinakikita nito kung gaano siya kamahal ni Dexter noon. Sapat na para regalo siya ng daan-daang milyon. Ngunit siya ay sapat na hanggal na humiwalay sa kanya sa halagang 300,000. Nagbenta pa siya ng mga piraso ng alahas pabalik sa kanya sa halagang 300,000 lamang. Namuo ang mga luha ng panghihinayang sa mga mata ni Emily at nilunod ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at isinumpa ang Diyos sa paglalaro sa kanyang buhay. Nabuhay ako ng isang pangit na buhay habang nag-iingat ng halos 1 bilyong halaga ng mga hiyas sa aking drawer. Napakagatlabi si Emily at naglakad papunta kay Dexter. Dexter, eto ang pera. Ibalik mo sa akin. Hindi inaasahan ni Emily na itinaas ni Dexter ang kanyang palad at ihampas ito sa puso ng emperador. Isang kaluskos ang bumasag sa katahimikan ng ang locket ay naging alikabok. Nakanganga ang lahat dahil hydraulic press lang ang nakakagawa ng ginawa ni Dexter. Mabilis na nag-ipon ng alikabok ang dalawang sales representative. Baka sakaling kailanganin pa siya ni Dexter. Lumapit si Lacey kay Dexter at galit na kinurot. 50 milyon iyon. Hindi mo ba ako maibibigay? Diba? Ugh. Si Emily ay 100 beses na mas desperado kaysa kay Lacey. Habang nakatitig siya sa basag na locket, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay mula sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Maya-maya ay maririnig na ang mga dagendong mula sa kabilang panig. Emily, nasaan ka na? Bumalik ka kaagad dito. Naaresto na ang kapatid mo. Bakit wala ka noong kailangan ka namin? Walang kwentang brat ka. Wait, ma'am. Slow down. Akala ko na promote si Sam sa second lieutenant. Sino kumuha sa kanya? Kabanata 241. Mahirap ipaliwanag sa telepono. Sabi ni Madeline, ang tanging taong makakapagligtas kay Sam ngayon ay si Dexter. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin. Tawagan mo na lang si Dexter para tulungan siya. Sa wakas ay bumagsak si Emily pagkatapos ng isang barrage ng masamang balita. Ang kanyang buhay ay ganap na magulo. Plano nila noong una na hulihin ni Sam si Dexter para mamakaawa si Dexter na patawarin siya. Ngunit sa halip, ito ay naging kabaligtaran. Gumapang si Emily kay Dexter at hinawakan ang kamay nito. Dexter, please, help us. Please save my sister. You want to marry me. I can marry you, right? You can do whatever you want to me. We can even sex. Please. Binawi ni Dexter ang kamay niya at inihagis sa sahig ang salamin sa mesa.
Kaya mo bang ayusin itong sirang salamin? Ang sirang salamin ay hindi na maaayos. Kinalungkat ni Emily ang salamin. Sinusubukang ayusin ito. Tuluyan na niyang binaliwala ang mga sugat na dulot ng matutulis na tipak ng salamin. Maayusin ko, ungol ni Emily. Magpakasal tayo habang nag-aayos ako. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Emily sa kanyang emosyon. Masakit itong tingnan. Hindi makayanan ni Lacey na makitang ganoon si Emily dahil mag-best friend sila noon. Lumuhod siya sa tabi ni Emily at sinabing, "Emily, tumigil ka na. Hindi mo na maayos. Bata ka pa, kaya marami pang pagkakataon para sa iyo. Kaya mo pang bumangon basta't ipaglalaban mo ito." Tumingin si Emily kay Lacey na may pula. Nagsusumamo ng mga mata, "Lacey, please, please, ibalik mo sa akin si Dexter. Wala na akong natitira, akin na siya simula pa lang. Hindi mo siya maagaw sa akin. Emily, hindi ko kinuha sa'yo, tinapon mo, please, ibalik mo siya." Nilainggan ni Lacey si Dexter na walang magawa. "Teka," tumawa ng pilit si Dexter. "Hindi mo naman talaga iniisip na ibigay ako sa iba, diba? Hindi na nakayanan ni Veronica at nagutos sa security. Ilabas mo ang baliw na ito." Kinuha ng dalawang gwardya si Emily at lumabas ng pinto. "Lacey, please, ibalik mo sa akin si Dexter." Umalingaungaw sa buong shop ang mga hiyawan ni Emily. "Aanihin mo ang itinanim mo." Pamantong hininga si Lacey. Lumapit si Dexter kay Lacey at pinitik ang noo. "Why are you being gentle with him? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya trituhin?" Napaungol si Lacey sa sakit. "Why you stupid muscle head? Hindi mo ba alam ang sarili mong lakas? Sobrang sakit. Sorry. Pero, hindi ako naglagay ng kapangyarihan sa pelikulang iyon." Mabilis na hinaplos ni Dexter ang noo ni Lacey. "Kung lagyan mo ng kapangyarihan, sisibog ang ulo ko. Ibigay mo sa akin ang noo mo." "This calls for revenge." Hindi alam ni Dexter ang isasagot. "Alam mo bang hiniling mong i-flick ang noo ng Grand Marshal? Kahit napayagan ko ito, walang paraan na papayagan ito ng milyon-milyong subordinate ko." Bago pa makapag-react si Dexter ay naibaluktot na ni Lacey ang daliri at pinitik ang noo pagkatapos huminga ng malalim. Chapter 242 Ang Daliri Ko. "Ouch! May metal ka bang utak o ano?" Sabi niya, kumunot ang noo ni Dexter kay Lacey. Hindi siya makapaniwalang pinitik niya lang ang noo ng Grand Marshal. "Mr. Cruz, Miss Hinton," umasok si Veronica sa loob. "Please, come with me. I will guide you to our most precious treasure." "Salamat. Pero tama na ito," awkward na tumawa si Lacey sabay turo sa mga alahas na dala ni Emily. "Hindi pwede," umiling si Dexter. "I'm giving you something new. Itong mga gamit na gamit, lalo na yung ginamit ni Emily, hindi bagay sa'yo. Dapat nasa basurahan." Natakot si Lacey matapos marinig ang sinabi ni Dexter. Tumakbo siya upang protektahan ang natitirang mga hiyas. "Hoy, kahit ayaw mo, hindi mo pwedeng itapon. Ikaw, mapalitan mo ng bago." Napaisip si Dexter bago tuluyang tumango. Mabuti. Sa huli, nagawa ni Lacey na ipagpalit ito sa diamond necklace na iminungkahi ni Veronica. Nang makita ng appraiser at sales representative ang kwintas, bumagsak ang kanilang mga panga sa sahig. Desert Eagle ang kwintas na pinili ni Lacey. Ang kwintas ay ang pinakamahalagang pag-aari ng tindahan. Isang bagay na dapat ay pang-display lamang. Maraming royalty ang humiram ng Desert Eagle noong nakaraan. Ngunit hindi ito pinayagan ni Tasha. Maaaring sabihin ng isa na ang Desert Eagle ay ang mukha ng royal jewelry. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Ngunit ngayon, ipinagpalit ni Veronica ang kwintas na diamante sa isang bundle ng scrap. Hindi naman kalabisan na sabihin na nakuha ni Lacey ang kwintas ng libre. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang mga kaibigan ni na Dexter at Lacey sa kanilang mga may-ari. "Alhamdulillah, masaya si Mr. Cruz sa premyo." Napabuntong hininga si Veronica. "Oh, hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ni Ms. Hansen." Pagkalabas ng jewelry shop, tuluyang ibinuka ni Dexter ang kanyang bibig at maingat na nagtanong. "Lacey,
It's getting late. How about we go to the hotel? Ang pervert mo. Paano mo naiisip yan e mataas pa ang araw? Inilibot ni Lacey ang kanyang mga mata. Why don't you go to the hotel and get us a room first? I have to go to our new building and check out the renovation plans. I can't sit still until it's done. Sige, ihintayin kita sa Grand Millennium. Huwag kang mail late. Napabuntong hininga si Dexter. Si Darren ay nahaharap sa problema sa isang construction site para sa Love in a Fallen City. Iniling sa kanya ni Dexter na sakupin ang underworld ng Oakwood City. Ngunit, walang lakas si Darren para tapusin ang trabaho. Naisipan ni Darren na kumuha ng ibang grupo para sumama sa kanya. Ngunit kakaunti ang tumugon. Habang pinag-iisipan ni Darren ang susunod na gagawin. Isang blonde ang buhok na lalaki ang pumasok sa kanyang opisina. Mr. Collins, we're doomed. Andito na ang T-Rex kasama ang mahigit 200 tao. Screw it. Hindi ba patay na ang T-Rex? Ipunan ang lahat ng makakaya natin. Kailangan nating protektahan ang lugar na ito. Tumalon si Darren mula sa kanyang upuan. Pero, lahat ng tao natin ay kasalukuyang nagre-recruit ng ibang tao. 5 lang ang tao dito. Shit! Tawagan mo lahat. Nasaan si Soul Wolf? Tawagan mo siya dito para tulungan din tayo. Dahil napanood ni Darren ang Soul Wolf na humarap sa daan-daang tao ng mag-isa. Siya ay naging isang kailangan na kasama. Kabanata 243. Nagtatrabaho siya sa site. Sagot ng lalaking blonde ang buhok. Ano? Sinong nag-utos niyan? Damn it! Tawagan mo siya para tulungan tayo. Nahanap ni Darren ang lone wolf nang wala sa oras. Gaya ng binanggit ng kanyang mga kampon. Nagdala nga si Soul Wolf ng mga brick sa site. Kung makikita ng sino mang nakakakilala kay Soul Wolf ang kanyang ginagawa, lalabas ang kanilang mga eyeballs sa kanilang mga socket. Ang Grand General, na karaniwang nagbabantay sa hilagang hangganan, ay aktwal na nagtatrabaho sa isang lugar ng konstruksyon. Si Dexter ang talagang nag-utos sa Soul Wolf na gawin ito. Ito ay isang ehersisyo upang pakalmeyan ang pakikipaglaban ng Soul Wolf. Dahil ito ay isang utos mula mismo sa Grand Marshal. Maaari lamang itong sundin ng Lone Wolf at ituring ito bilang isang ehersisyo sa lakas. Matapos marinig mula kay Darren na bumalik na ang T-Rex. Tuwang-tuwa na nabasag ni Soul Wolf ang kanyang mga buko. Ha, mukhang oras na para mag-show pa ako. Pero na, talunin natin ang duwag na yan. Adik talaga siya sa laban. Mabilis na dumating sina Darren at Soul Wolf sa gate na binabantayan ng 5 lalaking na iwan sa construction site. Nagsimulang halongkatin ni Soul Wolf ang mga metal pipe na nagkalat sa sahig. Masyadong makapal. Baka mamatay talaga ang mga tao dito. Masyadong manipis. Ham. Mukhang maganda ito. Hindi nagtagal ay dumating ang T-Rex kasama ang kanyang mga tauhan. Isang party ng mga tao na 20 beses ang laki ni Darren. Halatang nanginginig si Darren nang harapin niya ang ganoong pagkakaiba sa mga numero ngunit alam niyang kailangan niyang bantayan ang site sa lahat ng mga gastos. How dare a loser like you come back here? Hindi pa ba sapat para sa iyo ang pagkatalo noong nakaraan? Halika na! Nagulat si Darren sa sumunod na ginawa ng T-Rex. Ang T-Rex at ang kanyang 200 tauhan ay yumuko sa kanila. Mr. Collins, mali ang pagkakaintindi mo sa aming intensyon. We are all here to serve you. Paliwanag ng T-Rex. Mula ngayon, ikaw na ang magiging amo namin. 200 ng mga tauhan ko ang maglilingkod sa iyo simula ngayon. Maglilingkod kami kay Mr. Collins simula ngayon. Lahat ng 200 tao ay nangako. Natigilan si Darren nang tumulo ang mga luha niya. Ang dating Panginoon ng Piitan ngayon ay tumutukoy kay Darren bilang kanyang amo. Ang huli ay naging bagong Panginoon. Iyon ang pinakamagandang pakiramdam na naramdaman ni Darren. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Dexter. Isang grupo ang maglilingkod sa iyo bukas. Tama si Dexter. Walang silbi. Biglang umungal ang Lone Wolf. Bakit kayo yumuyuko sa mga masasamang taong ito? Kayong lahat ay bata pa. Dapat ay puno kayo ng hustisya. Kami ay isang grupo ng mga masasamang tao na nagbabalak na sakupin ang lungsod.
Dapat handa kayong lahat na pigilan kami. Halika, mag-away tayo. Pangako, hindi ko gagamitin ang mga paa ko. Hindi maiwasang manginig si T-Rex at ang kanyang mga tauhan habang inaalala ang laban na kanilang sinalihan ilang araw na ang nakakaraan. Alam nila na ang nag-iisang lobo ay isang puwersang hindi dapat mabilang. Hindi alam ni Darren kung dapat ba siyang umiyak o matatawa. Alam niyang hindi tatutol si Soul Wolf na maging masamang tao hanggat kaya niyang lumaban. Pagkatapos ng mahabang pagsuyo, nagmura si Soul Wolf at umalis. Lumingon si Darren sa mga bagong kasama at nag-utos. Pero na, kunin natin ang bayang ito. Sigaw ng lahat bilang pagsang-ayon at sumunod kay Darren. Ang araw ay malapit nang lumubog. Ilang oras nang naghihintay si Dexter sa hotel. Nagbook pa siya ng isang romantic themed presidential suite para pagandahin ang mga bagay-bagay. Isang waterbed ang laki sa gitna ng silid na may hugis pusong rosa sa itaas nito. Habang ang natitirang bahagi ng silid ay pinalamutian ng pulang wallpaper. Mayroon ding malaking bathtub sa banyo. Kabanata 244. Bawat pulgada ng kwarto ay sumisigaw ng romansa. Hindi mapakali si Dexter habang pabalik-balik. Sa wakas ay oras na para mawala ang kanyang virginity. Walang paraan para manatiling kalmado siya. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap na paghihintay, tumunog ang doorbell. Mabilis na sinagot ni Dexter ang pinto. Si Lacey ang kasingpula ng mukha ng hinog na mansanas. Hindi na napigilan ni Dexter at hinayla si Lacey sa kanyang mga braso. Maganda ka. Stop. Nandito na ang bata. Nahihiyang sagot ni Lacey. Anak. Anong bata? Lamingalingga si Dexter at napansin niyang nagtatago si Sharon sa likod ni Lacey na may dalang stick ng jelly ice cream sa bibig. Daddy. I found you. You are lost. Nauutal na sabi ni Sharon. Wow. Sharon. Ang galing mo talaga sa hide and seek. Hindi mo man lang kalaban si Father. Napangiti si Lacey habang tinatapik ang ulo ni Sharon. Agad namang kumunot ang noo ni Dexter pagkatapos noon. Sinungaling. Lahat ng babae sinungaling. Inabot naman ni Lacey at hinawakan ang noo ni Dexter. Hoy! Huwag kang magpout. Magmumukha kang matanda. Don't tell me galit ka talaga. Hindi ba dapat ganon? Balik tanong ni Dexter. Wala akong choice. Tumawa si Lacey. Kailangang asikasuhin ni na mom at dad ang memorial service. Wala silang oras para alagaan si Sharon. Tama ba? Oo naman. Pwede mo silang tanungin kung gusto mo. Nagtrabaho ito para pakalmayan si Dexter. Tumingin si Lacey kay Dexter at tuluyang bumigay. Fine. I'll let you hold me while we sleep tonight. Agad namang namula si Lacey pagkasabi nun. Bumungad ang ngiti sa labi ni Dexter matapos marinig iyon. Mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako sa pagkakataong ito. Oo. Dumating ang hating gabi. Nakaupo sa couch sina Dexter at Lacey habang nanonood ng movie habang si Sharon ay nakatulog sa mga bisig ni Lacey. Ang maliit na batang babae ay ungol. Inahanap ang kanyang ina paminsan-minsan. Pinatay ni Dexter ang TV. Tara, ihiga natin si Sharon sa kama. Tumango si Lacey. Dinala niya si Sharon sa kwarto at inilagay sa gitna ng kama. Pero dahan-dahang pinatabi ni Dexter si Sharon. Hindi na siya bata. Hindi niya kailangan matulog sa gitna. Napagtanto ni Lacey ang dahilan ng ginawa ni Dexter at namula siya. Pumasok siya sa banyo at nagpalit ng pijama bago nagtanggal ng tsinelas at umakyat sa kama. Ang kanyang pijama ay nagpatingkad sa perpektong figure ni Lacey habang ang kanyang mahaba at malasot lang buhok ay natural na bumagsak sa kanyang mga balikat. Para siyang kasalanan na naghihintay na magpakasawa si Dexter. Bumibilis ang tibok ng puso ni Dexter habang hinuhubad ang kanyang pangitaas. Hindi napigilan ni Lacey na mapasinghap sa mga galos na bumabalot sa halos buong katawan ni Dexter. Ang ilan sa kanila ay tila mga galos ng bala. Mabilis na bumangon si Lacey sa kama at hinawakan ang mga galos sa katawan ni Dexter habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dexter, anong nangyari sa nakaraan? Inayla ni Dexter si Lacey sa braso at ngumiti. Hindi naman masyado. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko. Isang pamilya ng 1,400,000,000 tao. Nakahiga silang dalawa sa kama.
Umulupot si Lacey sa mga braso ni Dexter na parang kuting. Agad na tumulo ang luha sa dibdib ni Dexter. Dexter, promise me na wala kang gagawing kalokohan. Okay, fine. I promise you. Mas hinigpitan ni Lacey si Dexter. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung umalis ka. Don't worry. Hinding-hindi kita iiwan. Saad ni Dexter. Kabanata 245. Nakita ni Sam na nagwawakas ang kanyang buhay sa loob ng bilangguan ng militar. Hindi niya inaasahan na mauuwi sa pagkakulong ang kanyang promosyon. Sinisi ni Sam ang lahat kay Dexter kaya isinumpa niya si Dexter sa lahat ng makakaya niya. Ang tanging pag-asa na natitira para kay Sam ay si Logan Hugh. Habang iniisip ni Sam kung paano siya matutulungan ni Logan, umasok ang opisyal sa kanyang selda. Mabilis na bumangon si Sam at excited na binati siya, Mr. Q, you are finally here. Tumanggo si Logan habang lumingon sa guard na gumagabay sa kanya. Iwan mo muna kami ng ilang minuto. Nagdulot ito ng awkward na sitwasyon para sa mga gwardya dahil labag ito sa mga patakaran. Ano? Bilang staff officer, may karapatan naman akong gawin yun. Diba? Saway ni Logan. Excuse me, Mr. Q. I will be going now, sagot ng guard at nagmamadaling umalis. Mr. Q. Paalisin mo na ako dito. Ayoko na dito. Pakiusap ni Sam. Calm down. Sabi ni Logan. Tanungin ko muna ito. May sinabi ka na ba sa katrabaho mo? Hindi. Sa Diyos. Hindi ko sinabi ang pangalan mo. Good. Ako na lang ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kung mahuli rin ako, wala ka ng pag-asa na umalis sa lugar na ito. Magpahinga ka lang dito ng ilang araw. Hindi ka na dapat lalabas ulit ng 2 linggo. Anong balak mo? Narinig mo na ba ang tungkol sa dakilang heneral ng Hilaga? Oo. Isa siya sa 4 na maalamat na heneral ng Eurasian. Apprentice ng Great Marshal. Tumanggo si Sam. Kahit na hindi niya alam kung paano naging bahagi ng plano ang heneral. May narinig akong balita na may itatalagang heneral sa isang posisyon dito sa Oakhart City. May inayos ang amo namin para salubungin siya. Kung makukuha namin ang heneral sa panig namin, may liligtas ka namin. Ano ba? Kahit si Dexter wala din magawa ano. Agad namang natuwa si Sam sa balita. Hindi niya inaasahan na ang pinuno ni Logan ay magkakaroon ng kapangyarihang mag-recruit ng isa sa mga dakilang heneral. Sa wakas ay makikita na ni Sam ang liwanag sa dulo ng lagusan. Sinong mag-a-call na ang maalamat na dakilang heneral ng Hilaga ay kasalukuyang inuutusan ni Dexter na magtrabaho sa isang construction site? Mr. Q. For real. Who's even our boss? Maingat na tanong ni Sam. Sikreto ang pagkakakilanlan niya. Mas maganda kung hindi mo alam. Dahil baka mamatay ka dito. Umiling si Logan. Ang masasabi ko lang sa iyo ay hindi siya isang taong maasahan mo o maabot ko. Oh, nakikita ko. I hear you really like seafood, sabi ni Logan sabay abot kay Sam ng pagkain na dala niya. Eto, binili ko para sa'yo. Mauuna na ako. Bago umalis si Logan, pinaalalahanan niya si Sam na huwag sabihin kahit kanino na sila ay nagtutulungan. Natural lang na pumayag si Sam dahil kailangan pa niya si Logan para iligtas siya. Mawawala ang lahat ng pag-asa para sa kanya kung mahuli rin si Logan. Kabanata 246. Nakita ni Sam ang pagkain na dala ni Logan ngunit hindi ito kinakain. Nakita niya ang kanyang amo na sinusubukang lasunin ang isang T-Rex. Ang dati nilang kaibigan. Para mahuli si Dexter. Hindi mahirap isipin na ganoon din ang gagawin ni Logan kay Sam. Ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ng sinumang bilanggo ay ang kanyang sarili. Pagkabalik ni Logan sa kwarto niya, tumingin muna siya sa paligid para siguraduhin mag-isa siya bago tumawag sa telepono. 2/3. Hades, may mission si boss sa'yo. Sa kabilang bahagi ng telepono ay isang 60 taong gulang na lalaki na may amused expression. Ang matanda ay walang iba kundi ang Panginoon ng Rivermouth Underworld. Si Hades, siya ang kumokontrol sa mga pinuno ng 10 bayan sa Rivermouth. Kabilang ang T-Rex, mayroong 2 dahilan kung bakit maaaring hawakan ni Hades ang kanyang posisyon sa loob ng mahigit 30 taon.
Ang isa ay dahil sa paraan ng paghawak niya sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ang isa naman ay dahil may umalulay sa kanya. Si Hades at Logan ay parehong naglilingkod sa parehong tao. Ano ang misyon? Tanong ni Hades. Darating na ang Great General of the North sa Oakwart City. Ako ang naatasang bumati sa kanya. Paliwanag ni Logan. Ang pinakamahal na bulwagan sa lungsod ngayon ay walang iba kundi ang Love in a Fallen City na nasa ilalim ng konstruksyon. I need you to take over the construction and use it to welcome the general as soon as it finished. Agad na ibinaba ni Logan ang tawag. Hindi binigyan ng pagkakataon si Hades na tumanggi. Nakatitig lang si Hades sa kanyang cellphone na may mapait na ngiti. Gusto ng bastos na ito na makialam ako sa pinakamahalagang proyekto ng lungsod. Anong balak mo? Tanong ng isang payat na matandang nakatayo sa tabi ni Hades. Ang matandang iyon ay isang taong kasing tanyag ni Hades sa Underworld. Eclipse. Hindi maaaring sakupi ni Hades ang buong estado kung hindi dahil sa tulong ni Eclipse. Kahit na sila ay Panginoon at katulong. Ang kanilang relasyon ay kasing lapit ng magkapatid. Nakita mo at ko kung ano ang kaya ni Dexter Cruz. Umiti si Hades. Pinababa niya ang 300 tao sa pamamagitan lamang ng kanyang 20. Iyon ay isang talento na makikita lamang isang beses sa 1,000 taon. Noong una, naiisip kong kunin siya sa iyo at sa akin kapag nagretiro na tayo. Ngunit tila nakatakdang maghiganti si Logan. Walang paraan na papayag siya. Gusto niyang ibaba natin si Dexter. Akala ko ba hindi nabanggit ni Logan si Dexter Cruz sa telepono? Kumunot ang noo ni Eclipse. Pero malinaw ang intensyon. Napabuntong hininga si Hades. Sinubukan niyang gamitin ang T-Rex para ibagsak si Dexter sa mahirap na paraan. Sinubukan pa niyang patayin ang T-Rex para sa layuning iyon para mapilitan niya kaming tulungan siya. Hindi ba niya inaasahan na si Dexter ang magbabalik at magligtas? T-Rex. Now. He wants us to take over Love in the Fallen City. Project ni Dexter yun. Paano natin gagawin yun? Pinipilit lang tayo ni Logan na mapunta sa bad side ni Dexter. Tama ka. So, ano ang pipiliin mo? Well, hindi natin kailangang makipag-head-to-head kay Dexter. May iba pang paraan para gawin ito. Ano yan? Umiti ng pilit si Hades at tinawag ang kanyang katulong. Ipakalat ang salita na ang dakilang heneral ng Hilaga ay darating sa Oakwart City sa lalong madaling panahon. Magsasagawa kami ng isang seremonya ng pagtanggap sa Love in a Fallen City. General, Kabanata 247 si Eclipse ay humigop ng kanyang tsaa. So as soon as the news gets out, those well-capitalized business will do anything to take over the construction of Love in a Fallen City. Kung sino man ang kumuha nito kay Dexter. Well, magiging atin sila dahil lahat ng Rivermouth belongs to them. Plus hindi na namin kailangang makipag-head-to-head kay Dexter. It's a cunning plan I must say. Wala naman talaga akong choice diba? Napabuntong hininga si Hades. Naging tanyag ang lungsod ng Oakheart magdamag ang agarang balita ng Great General of the North na hinirang na isang posisyon sa lungsod ay kumalat na parang apoy. Bilang isa sa 4 na maalamat na heneral ng Eurasia at ang alagad ng Grand Marshal. Sino mang maaaring makipagkaibigan sa heneral ay maaaring tumaas ng kanilang sariling mga marka. Bukas na sa publiko ang pagkakataong lumapit sa heneral. Ang sino mang maaaring pumalit sa pagtatayo ng Love in a Fallen City ay magkakaroon ng pagkakataong personal na batiin ang heneral. Maraming mga may-ari ng negosyo at maimpluwensyang tao ang itinoon ang kanilang atensyon sa Oakwart City. Lalo na sa Love in a Fallen City. Sa magdamag. Para sa iba, once in a lifetime opportunity ang build. Pero para kay Lacey, para siyang may hawak na umuusok na mainit na patatas. Sa tuwing iniisip ni Lacey ang dami ng taong nagtatangkang magnakaw sa proyekto. Sumasakit ang ulo niya. Tumingin siya sa mesa na punong-puno ng mga delicacy ngunit tila walang ganang kumain. Pagkatapos kumain ng 2 cuts rang kanin, inilapag ni Lacey ang kanyang mga kubyertos. Kumain muna kayo. May gagawin pa ako. Seryoso. Ano bang problema mo? Kahit si Sharon ay kumakain pa kaysa sayo. Sambat ni Hannah. Huwag mo nang isipin ang pagdidiet.
May nakita ako sa internet na nagsasabing masama ang diet kung gusto mong mabuntis. Mas lalong ikinairita ni Lacey ang sinabi ni Hannah. Mom, you can't just force me to have kids. I'm not thinking about having one now. My career is more important. Plus, having Sharon is more than enough. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Sa tingin mo ba gusto kong gawin ito? Ginagawa ko ito para sa iyo at para sa kapakanan ni Dexter. Gaano na siya katagal nakatira sa iyo? Kalahating taon. Walang nangyari. Ganito ka. Managot. Mabilis na kumunot ang noo ni Daniel at mabilis na sinenyasan si Dexter na kumalma dahil wala siyang masabi sa pamilya. Lalala lang kung magsalita si Daniel. Lacey. Please. Nag-aalala lang si Mama sa atin. Mabilis na pumasok si Dexter. Mrs. Hinton, you also have to understand where Lacey is coming from. She's just frustrated with all the work recently. Natural lang na gusto niyang ilabas ang frustrations niya paminsan-minsan. Agad na lamambat ang ekspresyon ni Hannah. See, subukan at matuto kay Dexter. Mandila, inilibot ni Lacey ang mata niya kay Dexter. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit na naman kay Hannah. Nang makitang gagawin na naman ito ng mag-ina, mabilis silang pinigilan ni Dexter. Sige, Lacey, maupo ka. Kung may nangyayari sa trabaho, why not tell us? Baka makatulong tayo. Nag-alinlangan si Lacey ngunit sa huli ay umupo ulit. Mabilis na humina ang bagyo. At binigyan ni Daniel ng thumbs up si Dexter. Simula nang tumira si Dexter sa kanila, araw-araw ay gumanda ang buhay ni Daniel. Noon, sa tuwing mag-aaway ang mag-ina, ang higit na nagdurusa ay walang iba kundi si Daniel dahil hindi siya makampi. Kabanata 248, alam mo bang pupunta dito ang dakilang heneral ng Norte? Diba? Tanong niya, come here. I think you are misinformed. Nandito na siya. Sa construction site namin siya nagtatrabaho. Napangiti si Dexter. Natawa naman agad si Lacey sa komento ni Dexter. The general. Work for us. Heck, then, hindi ba magiging site manager si Marshall? Paano magtrabaho si Grand Marshall bilang isang construction site manager? Siya ay nagtatrabaho bilang aming tindero. Lalong lumakas ang tawa ni Lacey. Nawala sa isang iglap ang lahat ng nakakulong frustration niya. Seryoso, kailangan mong subukan ang stand-up comedy. You're funnier than I thought. Tumawa din si Hannah. Kuno you'd be so good at calming a girl down. Look at Lacey's dad. He's just a muscle head. No matter how angry I get, he can never sweet talk his way. Ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi ba ang galit mo ang pangunahing issue dito? Sa tuwing sinusubukan kitang pakalmean, dadangal ka sa akin. Sino sa mundo ang makakapagpatahimak ng galit mo? Well, Dexter pwede. Hindi nakaimik si Dexter. Kahit na nagsasabi siya ng totoo, inisip lang ng mga hinte na sinusubukan niyang magyabang. Ngayong mag-aaway na ang matandang mag-asawa, mabilis silang pinigilan ni Dexter. Pakinggan muna natin ang sinabi ni Lacey. Ang seremonya ng pagtanggap ng heneral ay gaganapin sa Love in a Fallen City. Patuloy ni Lacey, kumbaga, kung sino man ang kukuha ng construction para sa building ay personal na malugod na tatanggapin ng heneral. Maraming mayayaman at makapangyarihan ang tumitingin sa proyekto ngayon. Malamang nakunin nila ito sa atin nang hindi man lang kumikibo. Ano, kung sino ang magtayo ng gusali ay sasalubungin ang heneral? Hindi ba tayo iyon? Lalong natuwa si Daniel sa balita. Sa ngayon, oo, pamantong hininga si Lacey. Ngunit hindi mo alam kung ano ang mangyayari mamaya. Walang paraan na maitaboy natin ang lahat ng nagugutom na lobo. Dapat mong protektahan ang kontrata sa lahat ng mga gastos. Mabilis na mungkahi ni Hannah. Wala naman silang magagawa hanggat meron tayo, diba? Hindi ganoon kadali. Sa mga taong ito, ang isang kontrata ay hindi hihigit sa isang piraso ng papel. Mabilis na nagdilim ang mukha ni na Daniel at Hannah. Don't worry. I can assure you all. Walang kukuha sa atin, biglang sabi ni Dexter. Nakalimutan mo na ba ang ipinangako ko sa iyo? Na tayo ang unang gagamit ng Love in a Fallen City para sa kasal natin.
Kailangang pumila ang mga general. Umiti ng mapait si Lacey kay Dexter. Akala niya ay pinapakalma lang siya ni Dexter. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap si Lacey ng tawag mula kay Don at mabilis itong sinagot. Lacey, may nangyaring masama dito sa office. Punta ka dito dali, umiiyak si Don. Teka, dahan-dahan lang. Anong nangyari? Lahat ng Love in a Fallen City partners natin ay nagpasya na huminto sa pagtatrabaho sa atin. Nandito sila ngayon sa opisina. Mukhang may gumawa ng kanilang galaw. Namutla ang mukha ni Lacey. Kabanata 249. Sino ang may gawa nito? Mabilis na tanong ni Dexter. Hindi sinabi ni Don. Umiling si Lacey. Gusto ng lahat ng partner natin na huminto sa pagtatrabaho sa amin. Siguradong may tumatawag sa likod ng mga eksena. Kailangan kong bumalik kaagad sa opisina. Lacey, hayaan mo na lang kung masyado nang mahawakan. Huminga ng malalim si Daniel at sinabing, masaya kami ng mama mo basta safe and sound kayo ni Dexter. Tumango si Lacey. Sasamahan kita, sabi ni Dexter. Sige. Habang naglalakad sila papunta sa pinto ay biglang lumingon si Dexter para kausapin ang nakatatandang mag-asawa. Don't worry. I'll be there if anything happen. Parehong tumango sina Daniel at Hannah. Hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ngunit palagi nilang nararamdaman na parang kayang-kaya ni Dexter na lutesin ang bawat krisis. Hindi naman kasi sila binaygo ni Dexter. Sa kanilang pagpunta sa trabaho, nalaman nina Dexter at Lacey ang tungkol sa sitwasyon sa telepono. Ang taong nag-orkestra sa buong kudeta ay si Frankie mula sa pamilya Forrest. Ang Forrest ay ang pinakamayamang pamilya sa distrito ng Riverdale. Isang bayan na matatagpuan sa tabi mismo ng lungsod ng Oakheart. Kinokontrol ng pamilyang Forrest ang mga negosyo at underworld ng Riverdale District. Ang malaking balita ay ang kapatid ni Frankie, si Florence, ay asawa ni Evan Schneider. Lalo lang naging desperado si Lacey dahil sa impormasyon. Nawala ang lahat. Nasira tayo. This project belongs to the Schneider family. There is no way, mister. Schneider would side with us over his brother-in-law. Don't worry. He won't. Paninigurado ni Dexter. I really don't know why you are so confident about this. Hindi alam ni Lacey kung dapat ba siyang umiyak o matawa. Let me ask you this. Kung mayroon kang 1 bilyon, ibibigay mo ba ito sa isang kaibigan o sa isang estranghero? That's a good question. Depende kung sino yung stranger. Don't tell me iniisip mo talaga na mas malakas ka kay Mr. Schneider to the point na natatakot siya sayo. Iyon ay totoo. Haha, mapait na tawa ni Lacey. Hindi alam ni Dexter ang isasagot sa tawa. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa construction site. Pagkababa nila ng sasakyan ay sinabihan ni Dexter si Lacey pumunta ka muna sa opisina. May aasikasuhin ako. Tumango si Lacey bago mabilis na tumakbo patungo sa kanyang opisina. Inanap ni Dexter ang Soul Wolf. Na gumagalaw pa rin ng mga brick. Nang mapansin ni Soul Wolf si Dexter, sumugod siya sa kanyang amo. You're finally here. Look, how was my job? Soul Wolf, tell me this. Kailan ka hinirang sa Oakheart City? Si Robert ang nag-set up nito. Which is very convenient if I do say so myself. I can be around you now. I wonder if this setup has anything to do with Logan Hugh, pag-iisip ni Dexter. Let's wait and see. Oh, right. Will you be hosting your welcoming ceremony at Love in the Fallen City? Anong seremonya? Walang nagsabi sa akin tungkol dito. I see. Let me get one thing straight. I don't care what happens. No one is allowed to use this building before me. As soon as this place is built, I will propose to Lacey here. Totoo. Nakakatuwa ang Soul Wolf. Shit. Iinom ako ng kahit 3 litro ng alak sa kasal mo. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Don. Natumakbo para hanapin si Dexter. Dexter, bakit nandito ka pa? Ang gulo ng office. Chapter 250, Don. I need you to do something for me. Help me check the transaction between us and all our partners. Sabi ni Dexter pagkatapos huminga ng malalim.
Sabihin mo kagad kapag may nakita kang kain na hinala. Tinatapos mo na ba ang partnership sa kanila? Tanong ni Don na may pag-aalala. Kung wala tayong suporta, hindi natin kakayanin ang project ng mag-isa. Mas maganda kung pag-usapan natin ang mga bagay-bagay at magkasundo. Don't worry. I know what I'm doing, sabi ni Dexter at umalis na. Tumingin si Soulwolf kay Don. Nakonsensya sa lahat ng nangyari. Kung hindi ako pumunta dito, hindi magiging ganito kagulo ang mga bagay-bagay. Naguguluhan si Don at iniisip kung may problema sa pag-iisip ang mga trabahador na kasalukuyang nakikita niya. Ano ang kinalaman ng $1 bilyong na kontrata sa isang construction worker na tulad mo? Maya-maya ay dumating na si Dexter sa opisina ni Lacey. Dahil sa kanyang nakita ay nalilipad siya sa galit. Napuno ng mga tao ang opisina. Ang upuan na dating kay Lacey ay inookupahan na ng isang mukhang nakakatawang binata na kumagat ng tabako. Ang binata ay hindi isa sa mga kasosyo. Siya si Frankie, ang panganay na anak ng Forest family. Wala nang mauupuan si Lacey at nakatayo lang siya habang umuubo. Hindi niya matiis ang usok ng tabako. Halos magmakaawa siya sa mga kasama na huwag umalis. Bakit ba kayo biglang nagkaganito? I've been treating all of you like my family. Imulat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Tumawa ang isang lalaki na malaki ang tiyan. Literal na malulunod ka ng pera ng lalaking iyon na nakaupo doon. Tiniis ka namin dahil tinulungan ka ni Mr. Schneider. Pero hindi na. Hindi nakakampi si Mr. Schneider. At hindi na rin kami. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Lacey ground her teeth. Kung mag-withdraw ka ngayon, kailangan mong bayaran ang breach of contract fee. Damn it! Saway ng matabang lalaki. Sino ka para takutin kami? Ipaubaya mo na ang proyektong ito kay Mr. Forrest ngayon. O kailangan mong gawin ang lahat ng responsibilidad. Actually, sinusubukan lang ng mga partner na takutin si Lacey. Walang paraan na tuluyan na silang sumuko sa proyekto. Ang tanging plano nila ay siguraduhing bababa si Lacey sa proyekto at ibigay ito kay Frankie matapos mawala ng suporta. Para sa mga kasosyo, magpapatuloy silang magtrabaho kasama si Frankie sa halip. Gayunpaman, si Lacey ay kumilos ng higit sa kanilang inaasahan. Hindi lang niya iniabot ang kontrata. Binyantaan pa niya ang mga ito. Inilabas ni Frankie ang kanyang tabako at ngumiti. Lacey, sumuko ka na. Nag-raise na kita sa itsura ko dito. Ay teka, gusto mo bang tawagan ko si Mr. Schneider na nagkataong kasama ng bayaw ko? Para lang palayasin ka, lumabas. Sa sandaling binanggit ni Frankie si Evan. Alam ni Lacey na lahat ng pag-asa ay nawala. Fine, I'll give you a contract. Napakagatlabi si Lacey at napabuntong hininga. Ngunit kailangan mong ibalik ang lahat ng puhunan na inilagay namin sa proyektong ito sa amin. Oo, tama. Tumawa si Frankie. Keep dreaming. Sign this and get rid of my face. Oh, ayaw mong sumama. Masyadong walang katotohanan ito. Sigaw ni Lacey habang nanginginig ang katawan. Namuhunan na siya ng humigit kumulang 700 milyon sa proyekto. Kung hindi niya maibalik ang kanyang pera. Siya ay nasa panganib ng pagkabangkarote. So ano? Anong magagawa mo sa akin? Tumawa si Frankie.